sa Panginoon sa oras na ito dahil kasama ko po kayo. Yan, at alam ko po na hindi po malamig ang panahon, mainit. Pero mainit po yung pagmamahaligan sa kayong pagmamahal po ng bawat isa. Amen po ba? At nakakatuwa po. Pwede ay hindi, usod ako dito po. Sa ayan. Po ayan. Ng bawat isa, magamat parang kulang sa announcement, ano, talagang marami din kasi biglang di available. Pero salamat sa Panginoon, ito po ay di-lock naman niya na matuloy. Salamat po sa buhay niyo. Sabihin niyo po sa bawat isa, salamat sa buhay niyo. Salamat sa buhay. Salamat sa buhay. Salamat po ating Panginoon. Salamat sa buhay. Ilang beses na ba natin ito si Tarpang ito recruit na John? Alam mo bilang first time na victory group na join. Matagal na, no? Matagal na. At wala na po dito yung mga iba namin kasama. At marami po mga bago na. Iba po, mga ginagamit na rin po ni God. At yung mga iba't ibang ministry na rin. Salamat sa Panginoon dahil nagpapatuloy po yung gawain ng Panginoon sa buhay ng bahay. Sa inyo po yung kanino na challenge po kasi namin yung pastor kanina ng tanghali. Yung calling po natin talaga. Yung pinaka-calling po natin talaga yung to honor God and make disciples. Kaya dapat po, nagpapatuloy. Lagi, hindi po dahil na-bless ka lang o na-empower ka lang, paano man po wala na yung seminar o yung encouragement na gano'n, malalamig na naman po tayo. Kailangan po, patuloy. May mag-encourage man o may madinig man tayo magandang message. Dahil yung pinakalagay sa Bible sa Matthew 28:18-20, yung Great Commission, dapat po pala natin lagi siya alalahanin at laging gampanan. Hindi ko mo napakinggan po natin yung message, ma-encourage sa akin. Kung kala, na-encourage ako ulit. Kaya kanina, may nakausap po akong bago, dalawa. Dahil na-encourage ako, pero sabi ko sa sarili ko, bakit ngayon ko lang ulit ginawa? Dapat pala hindi. Dapat dire-diretso. Kasi yun yung calling natin. Yun yung pagkatawag ni God sa atin. Yun ang mandate ng Panginoon sa buhay natin. Dapat gampanan natin. Ano po natin si God sa make disciple, mag-encourage po tayo at mag-invite po tayo, mag-engage po tayo, tinatawag na 4 E's. Kaya pastor, di ba ako nag-ano sa seminar? Yun po. Kaya dapat po yung bawat isa po sa atin, huwag nang mahiya. Hindi naman po kasi nakakahiya yung ginagawa natin. Para naman po yung sa Panginoon at para din po doon sa mga taong kakausapin natin. Amen po ba? Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At alam ko naman po si God naman po yung patuloy na mangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin para po gampanan natin yung ministry, yung tungkulin na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po. At tayo po yung mag-opening prayer muna. At welcome po kayo sa ating Joy PG at inatawagan po po yung ating kapatid na kahawin ni Pastor yung Lord, ma-enjoy ng bawat isa, yung presente ng bawat kapatira, Panginoon, Lord. Pagkalat kami, Panginoon, Lord, yung relasyon na nagagaling, yung galing kayo, Panginoon, ito po ay patuloy na yung mararanasan. Lord, dalayan ko rin yung mga kapatid na nabapunta pa lang. Ingatan nyo sila habang dahil makarating sila ng maayon yung gaano sila. Salamat po. At maging sa aming kapatid po na nagpagamit ng iyong lugar na ito, Panginoon. Yes. God, dalayan ko po na marami pang mga bagay, mga gawain ng mangyari sa lugar na ito. Salamat po. Pagpalain mo po ang bago sa amin. Amen. Lord, sige po. Hindi ko po nabanggit pasalamatan si Ate Lona dahil alam ko naman si God naman yung mag-bless sa kanya. Kahit hindi ko ma-mention na salamat sa kanya, si God naman po yung mag-bless sa kanya. Di ba, ganoon na? Salamat po sa Panginoon at sa oras nito, tayo po yung mag-message na po, mag-encourage na po si Pastor sa atin dahil aalis po. Sobrang busy niya, Pastor. At talagang ako po na-bless kasi sabi niya kanina, kahit may kailan yung aming kwentuhan, lagi mag-text sa kanya, lagi mag-invite sa kanya. Oo, siya. Hindi siya pag nag-invite. Hindi ka ganito. Hindi ka ganito. Wala akong ano, walang season. Kaya yun, salamat sa Panginoon. At muli, ay binigyan tayo ng pagkakataon na kung lakad po yung invitation sa kanya. At alam ko naman, i-bless ng Panginoon yung oras na ito at gagamitin siya ng Panginoon para lalo ma-encourage po. Salamat po, Pastor. Una, gusto kong maging thankful sa pag-asawa si Kuya Atoy, Ate Lia. Iba po yung faithful. Meaning, hindi para sala sa init, sala sa lamin. Siyempre, tao lang din. Pwedeng pakamun siya, nagkakagad din. Pero,
I strongly believe isa sila sa couple talaga na nagpapatuloy to honor God. So, thank you, Kuya Atol. Mark 14, ano, alam nyo, encourage ko kayo. Alam ko marami na kayong set, hindi kayo ni Dope. May nag-challenge po sa akin na pastor, sabi niya, alam ko, wala nang revelation. Wala na raw, hindi na raw nang in-revelate si God. Bakit? Ano narinig ko naman, eh? Kasi pag may tanong ka, ang gagawin mo agad, pag-uwi ang pag-uwi. Hindi naman tayo nag-struggle kayo. At sabi niya, at maya gagawin ko dito. Nagsubok po talaga na papel na Bible, papel na notes, para So, Mark 14 ang highlight po ay yung sa verse 32. The spirit is willing, the body is weak, sabi ni Jesus. Sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya talaga ay, sige, sabayan niyo ako mag-pray. Ang nangyari, balik na, tulog. Ano sabi niya, in-encourage niya ulit, no? At ang sabi niya, pray for yourself. Eh kanina, ang una, ang sabi niya, mag-pray tayo. Eh apparently, hindi nila kaya sila. Ako, iniisip ko yun, napaka-gracious ni Lord. Kasi pwede naman lang sabihin niya, grabe kayo, umiiyak na nga akong nagdugo eh! Kayo tulog! Parang labo, no? Layo ng contrast, ano? Umiiyak na ng dugo yung isa tulog. So, pero hindi niya sinabi yun. Sabi niya, sige, pray for yourself that you will not fall into temptation. Nakakatuwa, no, na kahit ano pa man ang pagkukulang natin, palagay na natin minsan na napabayaan na natin yung prayer life natin. Pero in-encourage tayo ni Lord na mag-pray. Hindi na nga para sa kanya. Para sa iyo. Para hindi ka mag-fall into temptation. I'm sure, wala na akong nangangarap na maging pangit ang buhay natin. Meron po ko yun. Na pangarap ko talaga ng sira-sira buhay natin. Alam ka rin. Most probably, pwede namang consequences din yan ng mga actions natin. Kaya nga, maliban pa sa grace ni Lord, sana, huwag na tayo muli mag-fall into temptation. Kasi, siyempre, pwede naman natin gawin kahit ano eh, pero hindi tayo free na pinilan yung mga consequences ng mga actions natin. Kaya, at least for yourself, pray. Be ako yung example. Hindi lang ito masyadong ikwet na sa iba. Pero dahil sinabi niya, makaikwet na. Pagpunta ko dito, hindi ko alam eh, tingin ko sa oras yata. Tuktan ko ako. Eh, nagpipray naman ako. Pero pasigaw na kasi, ano na eh. Para magsigaw, Lord! Isigil mo! Pero ano talaga, minsan na, dalingan na ako ng mga ano, yung 3 seconds, gano'n. Palipat na ako dun sa kabilang ano. Ayun. Punta ko yung prayer, di ba? Sometimes, yung mga temptation, napakupit ka ng piso, pero minsan, ang resulta nun ay mamamatay ka kasi nilipat ka sa kabilang lewon. Makakatulog ka pag-isip mo na sa langit ka. Ganun kahalaga yung prayer. Huwag mo lang isipin si Lord, okay? Baka isip mo, nagtatampo si Pedro. Kasi nagtatampo kahit na umiiyak pa siya ng dugo at si Pedro yung tulog. Hindi pa rin nga yung nag-iisip niya. Ayaw nga niya. Into temptation. Kasi nga, maubos ang buhay na. Alam nyo, hindi naubos yung grace ni Lord. Pero yung oras natin naubos. We're losing time because of the consequences of the things. Ayan, okay. Wala namang perfect. Pero sana, habang binibigyan tayo ng grace ni Lord, nakaiwas na. Doon tayo sa meron pa isa dito. Ayan yung una kong prayer sa inyo. At least pray for yourself. Number 2, yung alabaster jar sa Mark 14:3-9. Si Judas, kulit ng kulit, sabi niya, bakit pinibigay yung Dio de Parfum? Yung mamahaling pabango. Ano daw to? A year's wage eh. Isang buong taong sweldong pabango. Napakamahal na pabango nito. And yet, binasag lang. Sabi ni Judas, kakabigay na lang sa pahihirap. Ang sagot ni Jesus, the poor you will always have. So, na-realize ko, eh, alam naman natin, hindi talaga totoo yung gusto sabihin ni Judas. Kasi, tutwari lang yun, baka nga siya yung unang pumupit doon sa kamati ng mga disciple. Kaya niya sinasabi yun, kasi hindi talaga worship yun. So, ang sabi,
I think more than anything that we do, it's worship over anything. Para kasi maganda naman yung giving to the Lord. And yet, at this time, parang, okay, mas importante na we worship niya. You're the poor, you will always have with you. Pero ako, mamamatay na ako. So, actually, nangyari nga dito, pinamangon siya. Kaya nung nilipin siya, mabango siya eh. Pag isang buong taong pabango yung nilipin sa kanya. Siguro nung nakapako si Jesus sa kagang pabango, mabango siya. Kasi, yun ang itsura. So yun lang, number one, prayer. Number two, worship above everything we do. Or siguro, sa lahat ng ginagawa ko, napipiss lang si God lang. Kung si God yung kanya. Pero, kung hindi naman natin malulong si God. Kaya minsan yan, hindi nakakatulong yung social media. Sometimes, we do it for the sake of posting. Pero sabi nga, whether you eat or drink, doing all for the Lord. I'm not saying matama yung social media, mabuti yun para sa mga nakakapanood. Pero para sa'yo, di ba? Kamusta yung para sa'yo yung soul mo? Meron ba kayong personal connection with God? Personal na yun. Para kasi lagi na lang ano, para mang inihirap yung pananampalataya. Parang we're borrowing faith from others. What about your personal faith? Meron pa yun. So yun yun, prayer, worship, ano pa bang kasi dito? Yung verse 17, sabi ni Peter, hindi daw niya ipagkakalong si Jesus, pero nakapag-test na siya. Nag-breakdown na siya. Alam mo, broken talaga tayo. Hindi lang natin alam. Sometimes, God allows situation to show our brokenness. Sabi nila, no? Alam mo, nag-breakdown ako, hindi, broken ka talaga. Na-realize ko lang. Dahil tumindi na yung situation, doon mo lang na-realize na hindi ko kaya. So that is so three things na hindi ko alam na yun yung message ko ngayon. Quiet time ko na kung kanina. So prayer, worship, humility. Sana, yun ang pag-ari sa inyong joy PG. Lord, I pray. Number one, lahat naman kami, hirap naman kami mag-pray talaga. Pero at the very least, nakakatuwa na hindi ko kami din na down. Pero at the very least, pray for yourself. So that you will not fall into temptation. Alam ko naman, Lord, napakaraming grace. Pero yung time, nauubos. So hopefully, moving forward, we fill our lives with prayer so that we will not get into temptation. Therefore, not inheriting consequences, but more of blessings. So Lord, I pray as well na minsan, generous kami sa iba, ganyan. Pero na-realize nila, unless worship ang dahilan dito, ay hindi ka naman din ako. So whatever we do now, whether we eat or we drink, we do it all for the glory of God. And lastly, some of us, alam ko maraming pinagdaanan, kaya masayang-masaya na mayroon joint PG, di ba? Pang-anway. At ang dahilan kung ba't nag-anway? Kasi masyadong marami ng pinagdaanan. And God brought us to a place of humility na hindi kami nag-breakdown. Broken na talaga kami. And the situation just allowed us to see that we are broken. I need to be humbled before you and each other. So Lord, alam ko sa pag-uusap namin, maghari na ako magpapakumbaba. Just try to know each other as we try to know God more sa mga moment. In Jesus' name, Amen.